guys, yan, I always have got a problem with this rice cooker. Kasi ito, pag binaba mo siya, hindi pa luto, umaangat na, no? Kaya minsan nagkakaroon ng problema sa nalutong rice. So, I decided to buy another one. Ito po yun. Ito po ay electric smart rice cooker. So, wala na siyang pinipindot-pindot na pagay nito. Yung binabababa. So, digital na siya. Ayan, pinindot ko lang yung fine cooking. Tapos, in start. So, yan. Let's observe. Nakikita naman yung rice sa loob kung luto na siya. In 45 minutes daw, luto na siya. So, good luck. Tingnan natin mamaya. Okay guys, yan, di ba 45 minutes, ngayon meron na lang 36 minutes, yan, so antay pa tayo, yan, namumuti na siya, later on makikita naman natin kung ano mangyayari, no? Yan, ito na po yung makabagong rice cooker. Okay guys, upon checking, meron pa tayong 25 minutes na. Ayan, nagmo-moist na po siya. Ayan, so later on, balikan po ulit natin. Alright guys, I'm back. Ayan, naghintay tayo ng 45 minutes. And now, may natira pong isang minuto, no? Para malaman natin na luto na yung rice. After this, bubuksan natin yung smart rice cooker na bagong-bagong uso ngayon. Digital rice cooker. Ayan, o. Oh. Ano nangyari? Ano ibig sabihin yan? Hindi ko alam kung ibig sabihin yan. May baby. Siguro luto na siguro. Kasi natapos na yung 45 minutes. Ayan. Ayan yung mga menu niya. Okay, buksan na natin siya, guys. Grabe yung ganda pagkakaluto guys, oh, ganda talaga, as in, sobrang puti ng kanin, sobrang lambot, yan, kitang-kita naman, nag-moist pa yung phone ko, sorry guys, no? So, yan ang 10 scoop, no? So, I think kasha dyan yung mga 15 na scoop ng rice, no? 15 cups, kasi yan, 10 cups yan. Okay, yan, sa mga interested, no? Hanapin nyo lang po sa Lazada and Shopee, meron pong smart rice cooker. No, depende po sa tatak at saka sa brand. Na meron ng mga 4,000, 5,000, ganun, magagandang brand na po 'yan. All right, thank you so much guys. Sana magustuhan niyo itong aking pag unbox at paggamit ng aming bagong smart rice cooker.